Mukhang mas magastos yata itong... Eh, nagagandahan pa naman yung ibang entries din. So, hindi ba kayo... Alam ko, siyempre, sa ranking, hindi naman kayong papahuli. Ito ba, may tension, o may pressure, or may takot kayo? Dahil na... Ang alam ko kasi yung una, tsaka ito, one and a half yung gastos. Oh, mas nadadagdagan pa ng kalahati. Oo nga, nakakaloka, no? Siyempre, nandiyan din yung sa side ni Juday. Makikita natin talaga, ever since naman, pag gumawa si Vic, talagang malaki. Pag gumawa ako ng pelikula, malaki. And of course, plus Juday, malaki. Talagang malaki yung pelikula. Sa casting pa lang, makikita nyo na. Tapos yung pagkakagawa ng pelikula mismo, makikita mo talagang pinaghirapan at pinaghandaan. Dahil ilang linggo kami yung babalik-balik sa Ilocos. So, ito pa lang, may Ilocos, may Tanay. So, iba-ibang locations na makikita nyo dito na hindi nyo pa nakikita sa ibang pelikula. Oo, hindi. Kayo mismo ni Bossing Dick talagang malaki. Kita nyo yung rock formation na ano doon? Anong? White rock. Tawag sila. Karikun. Ayan, basta yun. Yun na yun. Yun. So ano to, kalahati ng budget sa effects napunta? Malaki, of course malaking, siguro mga about 30-40% napunta sa effects. Kaya makikita nyo yung effects talagang ginastusan. Even yung print natin sa Hong Kong pa din nito. Yung sound nito sa Hong Kong. Wow. Good luck, Sen. Yeah. Kay Juday. Juday, kasi siyempre, nasulat na dati na hindi ikaw yung unang napili para sa, ano diba? CII. Oo. Alam kong ikaw ang second choice, pero ito pa rin ang final choice. Teka, correction ano, please. Correction. Iba yung project na yun with II. Iba itong kay Juday. So, nung hindi natuloy yung project namin ni Vic with II, binago namin yung script. Ah, okay. So, iba yon, iba yon. So, totally different movie. Ayan, now Juday. Question, answered na yung question. correct. Anong sasagot na ba ako? Hindi, ikaw, kasi alam ko, Juday, siyempre bilang nanay, kumusta naman ang ano mo, call time mo, o may cut-off ka ba? Kasi ikaw ay nanay na, dahil alam ko nag-set ka na ng mga cut-off ka. Oo, ano naman, in fairness naman kila Senator at sa lahat ng producers na involved dito sa paggawa ng film, ano naman, very, kumbaga, nag-balance talaga sila sa akin, nag-adjust talaga sila sa akin, humingi ako ng pasensya, na 12 po talaga. In-explain naman din nila sa akin na bago pa nila i-offer yung film sa akin, sinabi naman na gumawa sila talaga ng ibang role for me. Kasi klaro naman na hindi ko din talaga kaya gawin yung character niya ay. Kasi siya lang talaga yung pwedeng gumawa nun. Hindi yung pwedeng gawin ng kahit na sinong artista. Kaya yun, nakaka-overwhelm yung importansya ang binigay ng lahat ng tao sa akin pagpasok ko dito sa ending si Agimat. Dahil nag-adjust silang lahat sa akin. Nakakatuwa na at least na dito na ako ngayon sa family nila. Oo. Last question kay Sen. Sen, kasi parang bumata ka ngayon. Oo. Ano ba yan? Stem cell ba yan? Kasi para lang kayo magkapatid ni Jolo. I work out every day, every other day. Nagpapakondisyon ako. Siyempre, I have to look good. No? Saka happy ako sa ginagawa ko. Thank you. Kapalarangan ng pelikula bilang senador. Ayan, sa paggawa ng soap sa telebisyon. Happy ako sa ginagawa ko. Kaya ako lalong pumupogi. Check. Jillian Sakaray sa ano. Sino sa inyo sinong dalawang kontrabida sa batang ito? Dito po sa show. Sino kontrabida dito sa inyong dalawa? Ah, wala ba? Apo. Ah, pareho kayong bida na dawa?
po kaming bida at saka parehang mabait dito. Ah, baliw kayo. Pero ako po walang power, pero po siya mayroong powers. Ah, bakit siya may power ka wala? Kasi po, ano po, wala po akong power na taga-amuleto lang po ako na nilitkas lang po ako ni Sen. Kasi po namatay po yung mga magulang ko. Ay, gano'n mo. Kay ano naman, no, kay Jose at kay Wally. Ba't wala yung bossing nyo dito? Bakit wala yung bossing nyo? Landa na, parating na. Dahil pasensya ka na, ha? Medyo na lazy bossing. Kaya mo, pagdating, sabihin namin. Sabihin mo, ha? Hindi, baka na traffic lang kasi araw ng pag, ano ni bossing, naglalaro yun. Exercise din, kagaya ni Senator, may exercise. Yun yung pinaka-exercise ni bossing. Kaya mo, pagdating, sasabihan sabihin ko. Sabihin mo kagad. Oo, na hinahanap mo, ha? Hindi, pero si Atabali, natanong mo ka pala, paano, di ba, first time yun nakasama si Juday at si Senator Bong? Dito sa... Si Senator, ilang beses na namin nakakasama. Si Juday. Si Juday. Oh. Ang sarap kasama ni Juday, busog ka lagi. Oh, lagi may dalang pamirienda. Tapos hindi naman mahirap kasama si Juday kasi parang mo rin kasama si Ryan eh. Makulit din eh. Oh, tsaka nung minsan, ang ginawa namin yung school bukol, dun sa saan ba yun, Juday? Cambodia, magkakasama rin kami ron. Masaya naman kasama si Ma'am Juday. Ma'am, ito. Yun yung sinabi niyo sa eh, napaka-bait, napaka-supportive po sa mga kasama ng artista po. Ma'am, apo, salamat po, Ma'am. Ano expectation mo dito sa pelikulang to in terms of box office? Mahirap magyabang, pero naniniwala ako magiging number one to pili ka lang. Okay. Pero sigurado naman yan eh. Sure na yan, number one. Working with Senator Bong, ano yung experience? Actually, we've worked together na 10 years ago. Wala naman kami masyadong, ano ni Senator, parang matagal lang na magkaibigan na hindi nagkita. Tapos biruan! Kasi yung friendship naman namin ni Senator talagang hindi man kami nakita, masasabi mong totoo naman yung pagiging magkaibigan talaga namin. Kaya nung nakita kami, parang balitaan lang, o kamusta ka, o bumayat ka, o you look good, o ganito, ganyan. Tapos maraming pagkain. Kain kami ng kain. Masaya lang talaga sa set. Yung nakaka-tense na katrabaho si Bossing kasi boss siya na asawa ko eh. Tapos katrabaho ko siya. So parang hindi ko alam kung paano ibabalansin, kung paano ko titimbangin. Pero at the end of the day, na-realize ko na I'm in good hands and ano, parang this is the rarest opportunity of my life na talagang makatrabaho sila in one movie. Kumbaga, masasabi kong once in a lifetime opportunity yung makasama ko si Eting at si Agina. So, paano kayo naging at-ease ni Bossing after ilang days na kayo magkasama? Actually, no first day lang naman eh. Nung second day, actually, nung gabi, no first day, okay na. Kasi nung gabi, nag-dinner na kami, nagbibiroan na kami. Mahusay sila magpakomportable ng bagong kasama sa trabaho. Good afternoon, Bossing. Let's acknowledge the presence of Bossing, Vic Soto Enteng Cabisote! Alam naman yung talagang pag-Fame Fest, talagang labo-labo yan. Palakihan ng budget, palakihan ng mga artista. Anong pwedeng ilamang ng Enteng dito at Agina sa mga makakatapad mo? Mas prioridad yung ba ang box office or the acting awards? Pareho sana, kung pwede. Pero... hindi naman pwedeng... Minsan nakakasa pa eh, minsan hindi. So, sa amin, basta palakihan, malaki talaga ito. Artista pa lang, malaki na eh. Pagandahan, sinisiguro namin sa inyo na mas maganda ito sa mga nakaraang nagawa namin. Pagdating sa aksyon, sa
comedy. Eh, talaga namang nakatodo na ito. Yeah. Ako po pinagdadasal ko talaga na maging number one po talaga kami. Yun po talaga yung pinagdadasal ko kasi may pagka hindi malamang talaga ako ang sisisihin dito. Pero hindi. Ito po ginawa namin ng masaya kami. Ako palagi ako naniniwala na pag masaya niyong ginawa ang isang pelikula at ginawa niyo to ng buong puso na wala kayo talagang wala kayong ibang inisip kundi mapasaya lang yung mga tao. Tamatawid siya ng maayos sa mga tao at sa mga bata. So yun po yung buong proseso ng pelikula namin. Na, good vibes. Opo, very good vibes. Yun lang po yung pwede ko masabi. Listen, Bong. Sinabi ko na kanina yung prediction ko eh. Nang talagang, you know, number one, with Vic, Juday, plus the whole cast, talagang yung kombinasyon nandun lahat eh. Yung hahanapin mo sa isang pelikula nandito na. So, tingin ko, sabi nga, claim it. We will be number one. Yeah. Masyado na pong gamit yung himala, pero kayo po ba naga-expected? Anong himala? Himala sa box office na kayo mag-number one. Sabi nga ni Nora Honor, walang himala. Ewan ko, ano yung... Sa'yo, walang himala. Ay, hindi ko... Ewan ko, parang wala eh. Si Guy mismo nagsabi, walang himala. Diyan naniniwala ka kay Guy. Ha? Naniniwala ka kay Ate Guy. Oo naman. Okay. Superstar yun. Naniniwala niyo. Ako po, naniniwala ako sa paniniwalaan ng mga taong manonood. Kung sino yung sinuportahan nila for the longest time, naniniwala akong yun pa rin yung susundan nila sa taong to. Okay. Senator Bo. Senbo. Sa narinig po sinabi ni Vicker, yung lahat na hahanapin mo sa pelikula, nandito na. No? Action, comedy, love story, pang-pamilya, pang-bata, kompleto, lahat nandito na eh. Tsaka yung puso ng pelikula nandun at may moral lesson na mapupulot ng lahat. So, sa tingin ko, walang kaduda-duda. Ano naman ang mga pasabog na makikita ng mga fan? Sino muna? Gwen? Si Faye muna? Si Faye. Hi. Ay, hindi pala ako yun. My character is still the same after 3 years. And I think we almost reached a kiss in this song. Right? I don't remember. Do we? Oh no, wait, but Sam has a lot. Oh no! I don't know. Is it Sam's turn or mine? Yan. Yun. Kayong dalawa. Sabay na kayo. Oh, yan. Sam, ikaw naman. How's your experience now? Pinapakilan na rin to na ikaw yung parang love interest ni Akimat, di ba? Second na po to. Sobrang saya ko po na naka-work ko silang lahat. Ulit. And at least this time, mas comfortable kami sa itsa at isa kasi part 2 na to. And of course, mas masaya sama si Ms. Judy and Santos. As always, lagi may pagkain. And ayos na yung mga pasabog is yung kasal namin, yung honeymoon. Yes, panoorin niyo po yung movie. Thank you. And mas madami akong fight scenes. Kami ni Jolo. Anong environmental message or message about the environment ang sinasabi ng movie? Ang character ni Juday dito is from Diwatara, is parang ikanta siya yun. Siya yung ikandadang environmentalist. Siya yung nangangalaga ng ating kalikasan dahil siyempre, importante na alagaan yung ating kapalitan.
paligiran. At yun yung isang pwedeng ipagmalaki ng pelikulang ito. Eh, yung Encantada, ang environmentalist. Yun lang kayo makakita ng Encantada. It's the message that we hope to relay to the people na importante na alagaan natin yung ating kapaligiran. Is this the first time sa the series is really pushing for environmental protection and conservation? In the past, they were pasundot-sundot, ika nga. But this time, ito yung main tawag dito. Yun na nga. Main, kaya ko to. Bagong gising na ako. Hindi, kaya ko to eh. Oh, pinagtatawa na na. Main attack. Ni ako. Ni Angeline. Ano yung kay? Kalikasan. Ortesa. Hindi ko alam kung ano ang role ni Jolo dito. At saka gusto ko rin siyang tanongin. Are you still serious with your acting career or talagang boost ang role mo sa politika? Role ko dito, magkakasama kami nila Agimat sa mundo ng Amuleto. Kasama kaming nakikipaglaban para sa kalayaan ng mga tiga-Amuleto. Nung tinanong niyo yung tungkol sa kung ano ba ang ipapursu ko, kung isasantabi ko muna ang aking sa acting career, masasabi naman natin na sa ngayon isinasantabi muna natin. Dahil sa palagay ko at yun ang nararamdaman kong nasa puso ko na ang calling ko ay narasa larangan ng pagsisilbi sa pagsisilbi. Kay Raisa at saka kay Chiyan. Palagay nyo, sino ang mas magaling sa inyong dalawa dito? Sino ang mapapansin namin bilang manunood? Parehas lang po. Opo. Bakit? Bakit magkalayo kayo ng upuan? Hindi ko po alam. Kasi Raisa po wala naman. Ng pwesto eh. Magka-eksena? Hindi po kami nagka-eksena po dito para nagkasama po kami sa shoot. Baka sa susunod pong taon. May tanong ako kay Wally at saka kay Jose. Jose, sa kilabot, naging bida na kayong dalawa. Dito ba, hindi kayo kinilabutan na second lead lang kayo kay Boss Hindrick at saka kay Hindi po. Lagi po namin, lagi naman po ganun yung role namin po rito. Hindi naman po kailangan maghangat pa kami kahit naging bida po kami sa iba. Dito po, yung pa rin po yung role namin sa pelikula, yung nandun kami ha. Kasama ni Bossing, ni Agimat, yung pa rin po yung role namin. Ibang pelikula po yun, tsaka pag umangal po kami, natanggal kami rito. Si Wally? Kahit saan naman po kami, trabaho po yun. Pag-iigyan po namin kung anong bigay po sa aming trabaho. Kahit pasen sa bahay lang, okay na po. Kay Bossing Vic, yung last movie mo, parang certain na, na magiging box office hit yun. Dahil kayo ni Ai-Ai, dito. Bakit aside from Juday, who else are napatunayan nyo na rin ni Senator Bong na as a team, talagang walang tatalo sa inyo? Si Juday naman, wala nang dapat patunayan pa eh. Dahil ilang beses na nag-top crosser ito sa Metro Manila Film Festival. Paalala ko lang sa inyo, baka nakakalimutan nyo yung mga kasalo. Yung series na yun, parating top grocer yun. So, si Juday, nahihiya-hiya ka pa. Hindi, totoo naman eh, di ba? Tapos yung amin ni Senator Bong, yung una naming pagtatambal,
maganda rin ang kinilabasan. So, what more kung tatlo pa kami? Sabi nga ni Senator Gomez, masarap pa ito sa isang kapeng 3-in-1. Dahil, saka ako naniniwala doon sa produkto eh. Kung ano yung mapapanood ng mga tao eh. Kasi lahat ng promo, lahat ng salita natin dito, lahat ng paintriga na gagawin natin at abutin namin, eh, it's good for the first day only eh. Pagdating ng pangalawa, pangatlong araw, first week, second week, in totality, yung produkto na talagang magsasalita at hindi na po yung mga bida ng pelikula. At me personally, I'm very confident, I'm very excited that we have a very, very good product or produkto. We have a very, very good film here that will cater to the whole family. Sa bata, sa mga teens, mga yuppies, mga magulang, lolo, lola, masisiyahan sila lahat. It's for the whole family. Storya, mga tanawin, quality, photography, lahat. Maganda, we're very confident. The entertainment value, yung relevance ng pelikula, yung takbo ng storya, yung acting ni Jose at ni Wally, yun lang ang walang kwenta. I just did. Hindi, totoo lang. Seriously, as a whole, maganda siya, maganda. Si Senator Bong. Senator Bong, sa tatlong film fest natin, ng Hola at Sinalihan, palagi kang naka-costume. Banda, yung kayo ni Cosby, at saka ngayon eto na naman. Purpose, on purpose ba yan? Yes, Manay. Fantasy, no? Action fantasy. So, ang kinagater natin talaga dito is mga bata, lalaki, yun yung ano, kumbaga buong pamilya. At talagang kasama sa packaging yun, no? Sa tema ng pelikula, depende kung ano yung binibenta mo, di ba? Tulad niya si Agima, yung karakter ni Agima, karakter ni Enteng Cabisote, ni ako. Kaya naka-costume kami. Dahil sa mundo ng Agimat, ganun talaga ang costume. Kay Enteng Cabisote, ganun din na ano. Tapos plus mundo ng lupa. Kaya may mundo ng Diwatara, may mundo ng lupa, ng amuleto.